Hi there! Welcome back po muli sa ating channel. This is Sir FG, the vlogger teacher. And for today's video, ituturo ko po sa inyo ang mga simpleng bagay na pwede natin gawin para po malabanan natin ang COVID-19 na pumasok na po sa Pilipinas. At kahit dito po sa amin pong lugar ngayon, sa Cavite, ay wala po kaming pasok ng isang linggo simula po nung Martes hanggang Sabado raw dahil po sa COVID-19 na outbreak. So may nakapasok po na virus sa amin pong probinsya. So sana po ay hindi magtuloy-tuloy, kaya lang alam na po natin na talagang hindi na natin napipigilan, hindi natin makontrol ang virus, talagang nandiyan na yan. So meron po tayong mga simpleng na gawin at ito po ay maiksi lang, madali lang. Ito po ang may abbreviation na Newstart. Ito po, Newstart. So number one po, N stands for nutrition. Nutrition po, ayun po yung ating mga kinakain araw-araw. Kumusta po ang ating kinakain? Ito po ba ay malusog, healthy? Mayaman po ba sa mga vitamina? Atin pong isipin na tayo po muna ay maggulay-gulay ngayon, prutas, lalo na yung mga mayaman sa vitamin C para po tumaas ang ating pong immune system. So yun po mga kaibigan, mga kapag-asa, importante po na piliin po natin yung ating pong mga kinakain baka po ito po ay napapahina ng ating pong immune system. Pangalawa po ay exercise. So ayon po sa research ay kailangan po nating mag-exercise at least twice or thrice a week, 30 minutes every session. Pwede tayo maglakad, mag-jogging para po pawisan tayo, para po yung ating sistema ay maganda po, no? Ang circulation ng ating dugo at yung ano-ano pa. Ayon po sa research ay kung hindi raw po daw tayo mag-exercise ay katulad lang din daw po natin ang mga taong naninigarilyo. So naninigarilyo po ba kayo? Ako po ay hindi. Okay. Ako po ay nag-basketball 30 to 1 hour 3 times a week. So kahit po medyo maliit lang po ako, pero malakas po ito. Exercise po mahalaga. So pangatlo po ay ang tawag na W stands for water. Ayan. Water po tayo mga kaibigan, mga kapag-asa. Dahil tag-init na po ngayon, marami po dapat tayong inumin. Sabi sa libro, kailangan po natin uminom ng 8 glasses per day. Kaya lang, pwede po natin lampasan yun. Ano? Kahit 15 na siguro, kahit 15 sa sobrang init po ngayon mga kaibigan. 15 glasses per day. So para po hindi tayo ma-dehydrate. Basta po ano, every now and then dapat po basta yung ating lalamunan. Para po hindi po tayo mapagod, mapagod at nakapasukin tayo ng virus. So water po, napakahalaga. So yun naman pong S ay, ito po ay pang-apat na. Yung S naman po ay stands for sunlight. Magparaw po tayo mga kaibigan, magparaw po. Huwag po tayong Marte, magparaw po sapatkat yung araw, yun daw po ay pumapatay ng virus, magamat. Ako, personally, hindi po ako naniniwala na mamamatay po yung COVID-19 sa araw. Pero mahalaga po yung araw para po sa ating kalusugan sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Lahat po ng lakas, actually, lahat ng energy sa science, sa ating pag-aaral ng science ay galing po sa araw. Kahit po yung ating mga kinakain ay nabubuhay yun dahil sa araw. Kaya ang energy po talaga nagmula sa araw, magpa-araw po tayo. Siguro mga pagsikat ng araw, hanggang alas 9 siguro pwede pa tayo magpa-araw. Huwag naman yung tanghali. Mamasunog naman tayo mga kaibigan. So, ang lima po ay ito po ay tea. No? Tea. Ano yung tea? Temperance po. Temperance. So, ang temperance po ay mahalaga din. Ano po yun? Dapat meron po tayong temper. Temper. Kasi kung tayo po ay laging hot-tempered, hindi po tayo nakakapigil ng ating po temper, ay baka po ma-hybrid tayo, magkasakit po tayo agad mga kaibigan, at baka po ano, ako, pag bumaba yung ating resistensya, pag ako nga po nagagalit, kahit bata pa po ako, nanghihina po ako. So, ayaw po ng, ano, ayaw po ng Panginoon na tayo po ay galit, kasi kung galit tayo, nanghihina yung ating sistema. Ayan, temper. Temper. Ayan, temper. Pag po tayong masyadong, ano, yung walang pakialam sa ating temper. Iwasan po natin mga kaibigan na mag-inom. Wala tayong temper, no? Wala pang pipigil. Inom, ano pa, sigarilyo, lahat po ng mga bisyo. Mas iwas natin para naman yung ating pong temperance, ano, practice po natin, malakas po ang ating katawan.
malabanan po natin ng COVID-19. Temper. So, pang-ano na po tayo, mga kaibigan. Yung A, no? A. So, ang A po ay stands for air, hangin. Tayo po ay huminga ng malalim. At kung meron pong mga park sa lugar ninyo na marami pong mga puno, marami mga halaman, punta po kayo doon sa umaga. At kayo po ay mag-inhale, exhale. So, ayan po, air, mahalaga po yan kasi baka po tayo ay humina sa polusyon na atin po nalalangang araw-araw. Ano na po yung sunod? R. Ang pito po ay R. Ano? R. Stands for rest. Ayan, magpahinga po tayo. Bagamat ang sabi po ni Dr. Willie O, tuloy ang trabaho dahil kung magkatrabaho, tayo kung katrabaho, tayo po ay walang pera. Nawawa naman ang ano, ekonomiya ng Pilipinas. Tuloy lang, kailangan mapahinga po tayo. Tama na po yung 8 hours a day, no? Huwag po masyadong mag-overtime, baka po manghina ang immune system. Rest. Huwag po yung rest in peace. Okay, pahinga po mga kaibigan, mga pag-asa. So, rest. And then, we have, again, the last one, pang walo po. Makatawan sa trust in the Lord or trust in God. Bagamat malakas daw ang virus na COVID-19, tayo po ay mag-pray. Manalangin po tayo dahil alam po natin na kahit po nagkagulo-gulo ng mundo, God is in control. Ako po ay naniniwala doon at gusto ko po maibahagi po sa inyo yun na ang Panginoon po talaga ay tumutulong na tayo kababayaan ng Panginoon. So, ulitin ko lang po, mga kaibigan, mga kapag-asa, ito po ay Newstart. Newstart, so N, nutrition, E, exercise, W, water, S for sunlight, T is for temperance, A is for air, R is for rest, and T is for trust in God. So, salamat po sa inyong oras at sana po ay natutunan kayo upang mapalakas po natin ang ating pong mga immune system. God bless po. This is RFG. Please subscribe.